We're doing a stopover bago na tumuloy sa ating biyahe ngayon. And I think this is the perfect time for us to give you a walk around sa kotse na to. This is full LED right there, and three accents of LED. Yan na rin yung ano, yung turning light mo, low beam and high beam, just like I mentioned kanina. And it's actually worth it to mention yung tail light natin. Look at that, full LED from end to end. Look at that, no? Yung pindutan na integrated sa rear wiper natin. So yan ang itsura ng ating Maxus D60 at night time. This is the entire profile of the car. With you, the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so. Alright, good afternoon, everyone. I hope it's afternoon habang pinapanood niyo ito. And welcome to another car review. And today we're featuring the Maxus small SUV. Ito po siya. Yan. Actually, ganda ng lines ng car na to. Very aggressive. Yung kanyang grill ay kakaiba sa lahat ng pattern ng kotse na makikita mo sa market ngayon. So this is the Maxus D60. It's a Maxus attempt to be a player sa small SUV market in the Philippines. So pag-usapan natin yung mga lines, no? At dito makikita mo nakalagay full LED. At merong accent ng turning signal dito sa labas. At medyo mataas yung clearance niya, no, by the way. Ayan. Kung titignan mo, this is built for an even rougher terrain. Alright, look at that. It's actually a good-looking car. Ano to? This is stock, actually. Accent ito, no? I don't think this is serving any real purpose, but it's a good touch. Pag tinignan mo, tignan natin yung loob, guys. No? If you look at the inside of the car, maganda yung kanyang interior. No? So there is a trim of shiny black here, at mayroong chrome dito. May chrome dito. At I think parang standard sa mga Maxus, no? Yung kanyang parang rule of thirds, no? So two-thirds is actually intended for the driver to look at, and it looks good. Tapos yung one-third is for the passenger, also looks good. Nasa ilalaman yung banding design. So this is leather. I don't know kung clear leather ito, but leather to the touch with stitching of red accent. And then let's look at this part, no? So mukha siyang screen all the way, but it's not. Ito lang talaga yung screen niya. Ito yung display ng aircon. Medyo nakakagulo at the same time, or at some point, yung display ng aircon, kasi masyadong malaki yung kinain niya. Pwede naman liitan yan, no? But I think this is the attempt of the designer para ma-utilize yung buong area na to. Ayan, very well designed itong area na to. Gusto ko, no? At may lagayan sa ilalim, which is actually, I think it's good. Kasi hindi gaanong masikip, no? And nothing is in the way. Dito, lagay ng soft drinks, pero ginawa ko lagay ng barya. Kasi walang lagay ng barya. Meron dito, yan. Pwede rin dito. Lagay ng RFID, pwede rin dito. Alright. Upuan, it's good. It's good looking. It actually looks good. Upuan. Diba? It's almost a bucket seat, but it's not. And dito may, I think, tweeter ito ng speaker. I don't know if I'm right. And let's focus on here. Maganda po yung design ng kanyang speaker. Yan. So, alam mo na Maxus designers really went the extra mile to design this one. Yan, ito yung look ng kanyang ano, control sa may door. Okay, so there are buttons here na walang gamit. I'm sure that is for future options. Alright, yung steering panel naman, guys, if you look at it, just like any modern car nowadays, it's divided into two regions, no? The left and the right, which is a very, no, you know, it's a no-brainer.
madaling pakisamahan. Medyo nakakalito lang to kasi may pindutan sa left and right, pero pwede mo siyang i-up and down. It's only clue is yan, yung dalawang yan, up and down, ha? Parang dito rin, up and down, ha? So yung display naman sa gitna, if you look at it, bukas yung pintuan natin ngayon, tsaka yung trunk. Pag sinara mo, indicated right there. Meron tong ano, meron tong rear camera, kaya lang medyo hindi ganun kalinaw, no? I don't know kung yung higher variant ay merong mas malinaw na camera, but this one hindi ganun kalinaw, but it's, you know, manageable. May ano, may lagayan dito. Ito yung lagayan dito. If you look at it, no? Talaga pinag-isipan nila, ultimo yung hawakan, lagyan nila ng chrome. So, I don't think magiging complete yung review natin kung sasakay lang ko sa kotse, tapos i-review ko siya ng tumatakbo lang tayo. So, today, we decided to add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stacks of tiles or tile boxes. Now, 60 by 60 ang size. So, ang net weight nito ay, so 27 kilos ang isa, times 9. Tingnan mo, medyo nakalubog na kumpara mo doon sa harapan. So, sorry again, Maxus Philippines, but you gave me a car for a week and I need to review it. And let's see kung sa pagre-review ko ay tatakbo to ng maayos, kasi mabigat talaga to. 243 kilos. 243 kilos plus 3 big guys going to Batangas. Let's see how it fares. Let's go. So almost 500 pounds of load at the back, and tatlong malalaking lalaki sa harapan. So we're gonna find out how this Maxus D60 is going to fare. So shout out to Maxus Philippines for sending me over this D60. The color is really good. It's a good looking car. By the way, dinadrive ko to mula pa kahapon. At kapag nirev mo yung makina, parang sports car yung tunugan niya. Of course, alam natin hindi naman to sports car, but it has the tendency na kapag you're doing speed, na medyo humahataw ka, tapos nag-minor ka, it has this the tendency to over-rev sa RPM niya ng konti. Medyo hindi nakakabalik agad yung RPM niya, but has nothing to do with yung takbo ng kotse. Na, I mean, kung ano ka lang, kung pose ka lang, medyo naiirita ka sa tulog na yon. So, wow, tumatakbo ka ng mabilis. Bigla kang problema, no? Yung marinig yung makina, bago siya kumalma. Well, sa akin nagtitipid sa gas, ang kahulugan sa akin nun, ay, nasayang na naman yung apat na patak ng gasolina ko. That's how it sounds to me. But then again, maybe it's the design of the engine. Comfortability, guys. Very comfortable tong kotse na to. We're reviewing the car without even looking at the brochure. Because to be honest with you, a lot of car buyers are like me. We don't read the brochure. We look at the car. We drive the car. If it feels good, I imagine kung saan ko siya gagamitin, and I buy the car. I don't even look at or ask anong horsepower, keme. I'm not a car mechanic. I'm just a car enthusiast. So, yung ramdam ng kotse ngayon na meron siyang load na sobrang bigat sa likod, 9 boxes of 60 by 60 tiles sa likod, hindi mo ramdam na merong tiles sa likod. Hindi mo ramdam sa pedal. Maybe this car would love to be driven ng mabigat yung dala-dala. Because some cars are designed para mag-hold ng load, eh. Na may mga kotse matagtag pag walang sakay. Pag sinakyan mo na sobrang bigat, sobrang swabe ng sakyan. So, akit na ng Skyway. Titignan natin kung ano yung feel ng kotse. So, again, I'd like to apologize to Maxus Philippines. Sorry for what I'm putting your car through. I'm sure that Maxus Philippines is, di ba, they're sending me the car to test it the way I want. Probably might use it kapag binili ko siya. So right now, no, I don't think you can actually carry a heavier load than what I have at the back or in the back. Swabe itong kotse manakbo, guys, ha? Well, my daily driver is a Montero, and this is smaller than my Montero kasi wala siyang third row sa likod, but it gives you the feel of you're driving a full size ano SUV. Just to my vocabulary, there are 3 to 4 kinds of SUV. The full size SUV, the SUV, the SSUV, small SUV, and the crossover.
yung papunta na ng kotse pero SUV tsura. So it's a good thing sa market natin that there are many brands that's coming in because, you know, it will make the, you know, the price of any or of every vehicle competitive. Medyo magmumura kasi mas marami silang kalaban. And they will give you more, you know, perks. Kung dati, ang kasama lang sa bibilihin mo ay tint, matting, diba? Tapos yung tint, visor type lang. Ngayon, dahil maraming kompetensya, maybe the dealership can give you a full tint. Tsaka better for the market, mas marami tayong choices, mas marami tayong magpipilian. Tsaka feeling ko, gone are the days na, ano, na mahirap yung pyesa. Because the world is now a smaller place. You can buy an item from Lazada or Shopee that's naka-indicated na it's shipping from outside the Philippines, but 7 days lang sa'yo na. So dati, pag may piyasa ng kotse na aabutin, supposed to be ng 3 buwan para makuha mo ngayon, 2 weeks, 3 weeks, you can buy it online. Hindi na ganun kahirap. Paahon tayo ngayon. Hindi ko ramdam na meron tayong almost 500 pounds in the back. Doesn't feel like it. Kasi kahapon guys, drive ko to at walang laman, kami tatlo lang, no? Medyo, yung manubela, medyo makunat in a sense na konting pitik mo, yung kotse ay mararamdam mo dahil sobrang lambot ng kanyang suspension, no? Ramdam mong mag-response yung buong car. Pero ngayon, dahil mabigat yung load niya sa likod, medyo nakadapa siya, pero tahimik yung suspension niya. Like it. So, sarayan lang, no? Just like any other car na idadrive mo, you get used to driving the car and, you know, you become one with the car. Do I buy this car if I have the money to buy it? I will. Yung brakes dito, medyo makunat siya in a sense na mababaw. I don't know, I have my own term describing a car, no? Makunat siya in a way na medyo may resistance yung brake niya. So, kung sanay ka sa mga Japanese cars na medyo malalim yung brake, no? Kumbaga, pag nag-brake ka, medyo malalim yung paapakan mo bago dumating sa punto na I think we should help. Naku, kumakayod. Hindi, hindi yung tambucho. Let's just go ahead and drive. As I start, highway na kami. Southern Tagalog Arterial Road. Umalis kami doon with the full tank. By the way, full tank ito na nakuha ko siya ng, you know, 24 hours ago. Ginamit ko siya papasok ng office, pauwi, papasok kagabi at pauwi ulit. And ngayon, nasa start na kami. And so far, wala pa sa isang guwit ang nauubos namin gas or fuel. So, only means to show na sobrang tipid niya, no? So, I don't know what the manufacturers claim kung gaano katipid sa gas to, but I'm pretty sure it's on the upside. Medyo matipid talaga siya. Hindi medyo, matipid talaga. Considering that, you know, I'm hauling a heavy cargo at the back. We are maybe around 20 minutes sa bahay nila Gandakara. So apparently, if you lose track of the speed of the vehicle will know if you're going beyond the speed limit. So we are like 3 to 4 kilometers above the speed limit at meron siyang warning, which is a good thing. So I guess naka-integrate sa system niya yung mga speed limits na meron yung bansa natin. Nandito na po tayo ngayon sa area ng Mabini, Batangas. And what we're going to do bago ito pumunta kay Lagandakara at ibaba yung mga tiles, ang gagawin po natin, pupunta tayo ngayon ng camp ni Tanya para masubukan kung gaano yung response ng, you know,
engine hauling heavy cargo in the back, tapos paakyat. So, kanina nabanggit ko, no, it has a tendency to over-rev kapag nag-sudden slow ka coming from high speed. That is when you are not hauling a heavy cargo. Pero pag ganito kabigat yung daladala mo, parang hindi siya nag-over-rev, no? This car tends to compensate yung mabigat na dala. And so far, mabigat yung dala natin, sakto yung revving niya sa RPM niya. Masaya tong kotse na to kapag kinakargaan siya ng mabigat. If you have the tendency to go out of town and, you know, magkarga ng maraming gamit every time you go out of town, this is a good car for you. And plus, it looks good. It really does look good. Paakyat tayo ngayon, guys, ha? And hindi umaabot ng 2,000 RPM yung sasakyan natin. Na parang 1,500 RPM lang tayo. Which means, sisiw lang sa kanya yung bit-bit niyang weight. Medyo nasa 3,000 tayo ngayon kasi medyo matarik na to. We are maintaining the RPM at 3,000 on automatic mode. Yung handling niya sa corner, walang body roll. I don't feel like there's a tendency na mag-fishtail yung sasakyan. Well, maybe because I'm carrying a heavy load in the back. We will be entering the manual mode. We are at third gear. Paakyat tayo. Try to mag-shift ng second. Over-revving. Well, that's how it sounds, but it's not. Kasi 3,000 RPM lang. There you go. I don't know if you can hear it. Third gear, stepping on the gas, fourth gear, third gear, fourth gear. Nice, really nice. Third. Fourth. Bakit tayo ngayon, guys? Okay, ang red line ng RPM ay around 6,000 RPM. So, shift back to drive mode. There you go. Alright, overall, this car is it's a good car. Normally, I try to look at or find flaws na sa mga nire-review ko. Motorcycles and cars, and but this time, wala akong makita ang pangit sa kotse na to. It's a good car overall. I like this car. It's a very good car. Visibility, outside, kita mo lahat. You sit high up, comfortable sa likod. Diba? There's a very big space in the back. It can haul heavy cargo. At the same time, the engine doesn't really mind hauling heavy cargo. Walang body roll, walang fishtail. You've arrived. Destination is and we have arrived in our destination. Alright guys, thank you very much for watching this vlog. Hope you guys enjoyed my, you know, simple review of different cars and motorcycles and other contents on my channel. Follow, like, and subscribe sa akin YouTube channel. Kakain na muna kami. And shout out to Maxus Philippines. Thank you for sending me over this D60. It's a good car. Okay, thanks. Bye!